Mahigit 2 dekada na ang nakararaan nung una naming inexpose ang kidneys for sale na nangyayari pa rin ngayon online. At katulad ng sa mga pogo, ang mga nagbebenta ng kidney nakakulong pa. Pasukin po nating muli ang madilim na kalakalan ng kidneys for sale. Nakatanggap ang kapuso mo, Jessica Soho, ng nakababahalang impormasyon na meron daw isang apartment sa Bulacan kung saan itinitira ang mga nagbebenta ng kanilang mga kidney o bato. Habang hinihintay silang operahan o kapag nagpapalakas na sila pagkatapos isali ng kanilang kidney sa recipient na hindi naman nila kaano-ano. Isang paraan ng human trafficking. At nitong July 11, ang apartment na ito sa Bulacan, ni-raid ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Siyam na tao ang kanilang na-rescue, kabilang ng mag-asawang ito. Nakasakasama pa ang kanilang anak. Hindi lang po sa amin, hindi lang po sir. Sino yung bagong opera? Siya? Sa baba? Habang ang lalaking ito, kaka-harvest lang o kakakuha lang ng kanyang kidney para ma-transplant sa recipient. Sir, kailangan na operahan. Kailangan kahapon lang. Ang sugat nito sa kanyang tagiliran, sariwa pa at may benda. May tatlong iba pa na nasa apartment din. Nakita rin ang mga bakas ng ginawa sa kanilang pagtanggal ng kidney. Ang presyo raw ng bawat kidney ngayon. Usapan po namin ng 200K. Ang kalakalan matagal nang nagaganap online. Nagkakakilala kami online sa Facebook group. Yan po kami nag-uusap. Habang ang mga nagbebenta ng kidney, papataraw ng pabata. May mga minor de edad po sila nakukuha. Mga 18 years old po. Yun yung pinakabata ba? 18 to 17. Yung isa po, nakasabayan ko 17. Ang nabili niya po is iPhone 14 or 13. Nagbebenta sila ng kidney para lang mag-iPhone. Sa ginawang raid nga ng NBI, may nakita silang mga mamahaling cellphone na kalaunan na pag-alamang isa sa mga binili ng donor matapos nitong magbenta ng kidney. Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. 25 taon mula nung una kong iniulat o inexpose ang bentahan ng kidney sa Pilipinas, ang kalakalan ng kidney tila mas lalo pang naging organisado. Nitong Mayo, nakatanggap kami ng isang mensahe. Nais ko po ipaalam sa inyo ang bentahan ng kidney dito sa Bulacan. Ako po ay nagbenta ng kidney. Hawak po kami ng agent. 200,000 po ang bentahan. Itago natin siya sa pangalang Kat. Kat, una sa lahat, thank you ha na humarap ka sa amin para magpa-interview. Bakit ngayon ka nagpasya na lumantad? At bakit sa amin? Hindi ko po mapapansin po ako ng KMJS. Ang iniisip ko lang din po kasi noon, ayoko na din po na may mabiktima sila. Si Kat, 21 anyos, may sarili ng pamilya at maagang nabaon sa utang. Ang total po ng utang ko ay 70,000 po. Yung mga pinagkautangan ko po, nadidetret na din po. Nag-extra po ako ng trabaho para makabayad po ako sa utang ko. Kaya lang po hindi po talaga kaya. Kaya po nung November na po, hinanap po ako ng bentahan po ng kidney. Sa Facebook po, dun ko po nakita. Sinerge ko po ng kidney selling. Tapos labas po yung kidney donate. Napakadali lang daw sumali sa Facebook group na yon na puro dummy accounts. Sa mga accounts na yon, may mga nagpo-post, naghahanap ng magbebenta ng kanilang isang kidney. Ang tao kasi mabubuhay kahit isa na lang ang kanyang kidney. Doon po ako nag-comment, then may nag-message lang po sa akin na dummy account. Ang
kausap ni Kat. Nakapagbenta na rin daw. Magkano ba yung unang sinabi nila? 200,000 po. Ang liit po nung 200K para sa kidney mo. Sabi ko baka pwede maging 250 para ako panimula. Pero dahil gipit, pumayag si Kat na ibenta ang isa niyang kidney sa halagang 200,000 pesos. Ngunit bago raw makapag-donate o makapagbenta ng bato si Kat, sasailalim muna siya sa serye ng mga laboratory test at interview. At kailangan daw niyang tumira sa isang apartment. Ano yung dorm na yon? Nandun po lahat yung mga donor. Paano nila in-explain na dapat doon kayo tumira sa dorm? Meron daw po kasing mga donor na hindi na kayo stay out po. Pag yung malapit na daw po ng transplant, umaatras po, tumatakas, lalo na daw po yung may mga cash advance. Ang pinakaangko po nila sa akin noon is 2 months lang po talaga. Ang bagay na ito, inilihim daw ni Kat sa kanyang pamilya. Noong una po, alam po niya nasa trabaho lang ako. Sinabi ko po sa anak ko na mag-work lang si mama ng ilang months, babalik din ako. Ayon sa datos ng NKTI o ng National Kidney and Transplant Institute, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng chronic renal failure. Ang ilan, maari pang idaan sa dialysis. Sa ngayon, there are about 100,000 patients undergoing regular dialysis. Mataas po yun. Pero sa mga malala ng kaso, ang tanging solusyon, kidney transplant. Sa Pilipinas, aabot ng 600,000 hanggang 1.2 million pesos ang gagastusin para sa kidney transplant. Pero ang pinakamapanghamon ang makahanap ng magdo-donate ng kidney na makakamatch ng nangangailangan at ng magdo-donate o magbebenta. Hindi ito madali ang proseso. Maaaring abutin ng taon. In 2 months, pwede ka na matransplant. Pero kung wala ka talagang kamag-anak, maghahanap ka pa ng ibang tao. Sometimes, it will take about 1 year before sila matransplant. Mahabang proseso ito. Kaya may iba naghahanap ng kidney sa black market. Nitong nakaraang taon, naging border na si Kat sa apartment ng mga nagbebenta ng kidney. Pakidescribe mo nga anong klaseng dorm ito at saan ito makikita? Apartment lang po siya na up and down tapos sa Bulacan po. Mga ilan nang nandun? 12 po kami. Dito, nakilala raw ni Kat ang mga kapwa niya donor. Yung mga medyo nakatatanda, kailangan nila sa buhay. Opo. Dala ng pangangailangan. Opo. Parang katulad mo, ganun ba yun? Opo, mga pambayad po ng utak. Pero ang ilan sa mga kasama niya, batang-bata, mga Gen Z. May mga minor de edad po sila nakukuha. Mga 18 years old po. Yun yung pinakabata ba? 18 to 17. Yung isa po, nakasabayan ko 17. Natapos na po siya this year lang po. Ang nabili niya po is iPhone 14 or 13. Nagbebenta sila ng kidney para lang mag-iPhone? Opo, iPhone tsaka motor. Ang pinapayagang maging kidney donor, edad 23, pataas. Pinagpapanggap po nila na 20 years old. Tapos, pinapalabas nila na mas matanda. Opo, mga 23, 25 po, ganyan. Hindi ba hinahanapan nyo ng mga birth certificate? Ginagawan po nila ng peke. Sa apartment, marami raw batas. Bawal ka lumabas mag-isa. Pwede naman po mag-cellphone. Kaya lang taghihigpit na po sila. Sisilipin nila kung sino kausap mo. May allowance po kami ng 1K. Yung 1,000 allowance nyo kada? Linggo po. Kwento mo nga nung paano naging takbo ng buhay mo doon? Igising, tapos pupunta lang po ng NKTI para pag-umuha po ng mga blood sample po kung fit na po ba ako as a donor. Kano kadalas pinapacheck yung dugo? Weekly po siya. Lalo na po yung creatinine po namin. Tinitingnan po lagi yan. Tsaka po yung renalysis. Uulitin po nila ng uulitin kasi ipapasa po yun sa recipient namin na ito yung creatinine ng donor mo, healthy siya. Mm-hmm. Yun ang pinang-front po nila sa mga recipient. Anong next step na pinagdaanan mo? Pagkatapos naman po ng social, psychological naman po. Baka napipilitan ka lang, dadadala ka lang ng emosyon mo. Mm-hmm. O sinuhulan ka ng pera or bayad ka. Kaano-ano mo ang recipient? Katulong po ako nila sa bahay. At ang pinakahuling kailangan nilang maipasa, interview sa Ethics Committee Panel ng ospital. Mag-interview sa'yo na pare, abogado, tsaka tatlo head ng ospital. So mahigpit yung screening na pinag-aanan mo, Kat? Mahigpit po talaga. Sinisiguro naman ng ospital na
walang bilihan o bentahan. Wala po. Na talagang parang solid yung kwento mo, hindi imbento lang. Opo. Ayon sa inilabas na guidelines ng NKTI, ang mga maaari lang maging organ donor, mga kamag-anak o kaibigan ng recipient. Pwede rin ang mga deceased donor o yung patay na pero nakapirma sa isang organ donation waiver. Pero dahil hindi kwalipikado ang mga katulad ni Kat na mag-donate ng kidney, sinasanay raw silang magpanggap na personal nilang kakilala ang recipient. Kailangan po talaga may emotional attachment. Minemorize mo lahat ng detalyeng yon. Birthday niya po, edad, timbang, pangalan po ng nanay niya, lahat-lahat po kailan po siya diagnose. Ipinakilala rin naman daw siya sa bibili ng kanyang kidney. Nasa National Kidney Transplant po kami. Nagkita po kami. I-describe mo nga yung recipient mo sa pagkakatanda mo. Lalaki po siya, matanda na din. Ihingali na din po siya. Hypertensive po siya. Diabetic, kaya po nasira po yung bato niya. Nagka-emergency po siya, kaya kailangan na po talaga niya magpa-kidney transplant. Anong kwento niyo? Paano kayo nagkakilala? No? Kasambahay po nila ako. Ah, okay. Tapos pinag-aaral po nila ako. Tinuruan po ko nalang agent na sabihin mo lang na tinuring mo na siyang tatay, kaya gusto mo siyang tulungan. Pag tinanong ng ethics com kung bakit hindi pwede yung dalawang anak niya, sabihin mo, bata pa. Nameke rin daw sila ng mga dokumento at litrato. Pumunta po muna ako sa bahay nila ng isang araw. Nag-picture lang po kami ng kunwari ito 2021, tapos ito yung 2023, 2024. So anong ginawa niyong pag-iba sa itsura? Yung na-edit po, tapos nagpalit na lang po ako ng damit. Tapos yung buhok ko po, pinawasan po nila doon. Ah, ginupitan ka. Si Kat nakapasaraw sa lahat ng screening, pero sumama ang lagay ng kanyang recipient. Nag-antay po muna ako ng 2 months bago po kami makapag-transplant. Kaya tumagal siya sa apartment. Doon niya raw mas nakilala ang mga tao sa likod ng kalakalan ng kidney. Meron silang tinatawag na agent na mga dati ring donor na nagsisilbi na ngayong middleman. Magjawa po sila. Ang tumatayo raw leader ng grupo, ang tinatawag nilang si Boss A. Bakit Boss A ang pangalan niya? Alan po kasi yung pangalan niya. O yung tawag namin lang. Nurse po siya sa NKTI. Personal din daw niyang nakilala ang tinatawag nilang Boss A. Nung sinama po kami nung agent sa NKTI, nag-abot po sila sa kotse ng nakasobre po na pera. Isang beses po nasama po nila ako sa pag-meet po dun sa may recipient. Doon ko po nalaman na ang total po pala na nakakuha ng dapat para sa donor ay 400,000. Pero sa kanila po napupunta is 200,000. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ano mga tumatakbo sa isip mo? Dapat no, hindi na po ako tutuloy nung bago mag-transplant. Pero nagdalawang isip si Kat. Pag may nag-inasa sa inyo. Pag may nag... Parang mananakot, yung parang manggugulo po. Ang puntahan na lang daw po ay si Sir Alan. Tapos pag nandunan daw po sa NKTI, paglabas na daw po naka-black bag na patay na. Nung nagtatalo po kasi yung isip ko, tsaka yung puso ko, kung tatakas ako kasi iniisip ko yung anak ko. Sabi ko, bata pa nung anak ko, paano ko aalis? Sino bubuhay sa kanya? Kinalaunan, ipinagtapat na raw ni Kat sa kanyang kinakasama ang kanyang sitwasyon. Umiyak na po ako sa kanya. Bakit ko daw po nagawa yun? Ba di daw po ako sa kanya humingi ng tulong? Sabi ko, hindi na natin kaya. Tinetreaten na ako. Matapos ang halos 5 buwan, dinala si Kat sa isang pribadong ospital sa Quezon City, kung saan ang kukunin sa kanya dapat yung mas mahina niyang kidney o ang nasa kanan. Pero laking gulat daw niya pagkagising. Nasa recovery room na po ako. Pagka pa ako po sa tagiliran ko, yung kaliwa po yung kinuha. Yung 80 to 90% na malakas yung function ng kidney ko. Iniwan po nila is yung 50 to 60 po na function. Pero wala naman na po akong magagawa. Anong naramdaman mo nun? Kinabahan po ako nun na love, iniwan sa akin yung mahinang kidney ko. Hindi siya tumutupad. Natanggap naman daw niya ang ipinangakong bayad. Ang usapan po namin is 200,000 po. Puro pa installment na lang po yung bigay sa akin. Nabayaran mo na yung mga utang mo. Wala na nang haharas sa'yo. Wala na po. Masaya na po ako nung nakasama ko na po ulit yung anak ko tsaka yung pamilya ko po. Pero meron pa raw problema.
May pinirmahan po kasi kami sa attorney na sagot po nila yung pang-check-up po namin. Pagkatapos? Opo. Nag-message po ako sa mga agent. Ang sagot lang nila, tapos na kami sa'yo. Kung ano man ang usapan nyo, wala na kaming pakialam dyan. Kailan ka nagpasya na ayoko na? Gusto ko na magsalita. Ang iniisip ko lang din po kasi noon, ayoko na din po na may mabiktima sila. Taong 1999, sa aking dokumentaryong Kidneys for Sale, unang naisiwalat ang talamak na kalakarang ito sa isang mahirap na komunidad sa Baseco, sa Tondo, sa Maynila. Patingin nga ako ng sugat niya. Nagkaroon pa ng Senate hearing, naghigpit ang mga otoridad sa mga ospital, nagsagawa ng mga regulasyon. Ngunit base sa mga isiniwalat ni Kat, mukhang pinapaikutan ang mga regulasyon yon at tuloy ang kalakaran ng kidney. Sa pagkakaalam mo, Kat, itong grupong to, organized sila o kung sino-sino lang din? Organized din po siguro sila kasi ang galing po nila eh. Paanong magaling? Ang bilis po talaga ng proseso sa may hospital. Lalo na pag mapera yung recipient, una ka talaga sa unang ooperahan. Pwede mong bayaran yung kidney organizer para ako makuna sa gantung date, mga availability po ng mga doctors. Sa pantsa mo, gaano karami dun sa mga nagdo-donate supposedly ng kidney? So, natapos po sa kanila, nasa 24. You are giving away a part of your body in exchange for a sum of money para pagsamantalahan yun ng ibang tao, para pagkakitaan ko ay hindi ka tanggap-tanggap. Sobrang unethical niya. Ang mga impormasyong ibinunyag ni Kat sa aming programa, ipinagbigay alam sa NBI. Ang NBI, National Capital Region, nagsagawa ng surveillance sa sinasabing apartment kung saan pinapatira ang mga donor. Sa muling pagbalik ni Kat sa apartment, meron daw siyang napansin. Marami na siguro sila doon, kaya may nabalik na sila peso pa lang. Nung nakakalap na ng sapat na impormasyon, agad ikinasa ang rescue operation. All units, roll na tayo. Roll na. Pagdating sa subdivision, pumusisyon ang mga operatiba. Ilang beses nilang inikutan ang kanto kung nasaan ang apartment. May baril ba? At nung merong lumabas sa gate, NBI kami. Wala ka hawak na cellphone. Sa ikalawang palapag, meron silang nakitang mga biktima. Relax lang, ha? Nandito kami para sa mga niyo. Yan lang po sa amin, magkala ko sa'yo. Tulong kami sa inyo. Kayong matalo. Ang bagong operang lalaking ito, 20 anyos lang. Kailan kayo operahan? Matapos ko lang po kahapon. Ang ilang mga na-rescue, mga nag-antay pa lang ng schedule para ma-operahan. Nandito ka? Ha? Na-recruit para? Donor nang? Sa kasagsagan ng operasyon ng NBI, naaktuhang sumisilip ang dalawang babaeng ito mula sa labas ng apartment. Ang isa sa mga babae na mukhaan ng mga operatiba. Ito ang tinutukoy ni Kat na isa sa mga agent. Pag-alabi mo ka lang! Pag-alabi mo siya pa? Pasok ka. Kami ay taga NBI NCR. Alam namin yung nangyayari dito, mag-cooperate lang kayo, ha? Oo. Sa ngayon, nagkakanda kami ng law enforcement operation or human trafficking for sale of kidney. Pakipagkapan ito mga tapas mo. Na-recover mula sa dala nilang bag ang humigit kumulang 200,000 pesos. Pambayad daw sana nila sa isa sa mga donor. Kami po yung nag-asikasa ng mga papel nila po nila sa mga doktor. Hindi kayo yung nagre-recruit? Hindi po. Naghahanap online pagiging donor? Hindi po. Kami po mismo ang naghanap ng recipient. Sarili namin recipient. Hanggang sa may nakita po kaming agent. Kasama po kami sa bahay na ganito. Pero habang tumatagal nga po, dahil
Kung nalaman ko yung proseso, tinuro sa akin yung dating may hawak sa akin talaga. Yung may hawak po sa amin, basta hindi na lang po nagpakita sa amin. So, naiwan po sa akin ngayon. Yung boss po namin, sinabi sa akin na kung kaya ko daw yung ginagawa, gawin ko na lang. Bakit kayo next day? Alam niyo kung illegal? Hindi na lang po ako makaalis. Gawa nung may anak po kasi ako, kailangan ko talagang pag-aralin, suportahan. Since kasi yung natanggap ko lang sa akin, pang bayad utang. So, wala talagang natira. Ako naman, kaya ako nag-stay naman. Kasi nandito po siya. Opo. As a partner po, kasama ko po siyang kamahan. Although alam ko po, mali. Sa organ trafficking and sa number of victims na na-rescue, based sa data ng Bureau, ito pa lang yung pinakamalaki recently. Kailangan namin pagtuon ng pansin because marami pa kami na-uncover ng mga involvement ng mga doctors and hospitals. Kasi nga, malaking issue to eh. Nitong Biyernes, iniharap na sa piskal sa Department of Justice ang dalawang ahente bago ilipat sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa. We filed qualified trafficking. Wala pong piyansa ito. Ang fine dito ay ranging from 1 million to 5 million. If committed by a syndicate or in a large scale, ang penalty po dito ay life imprisonment. Samantala, nakapanayam ko ang 4 sa 9 na mga na-rescue ng NBI. Dahil sa tinamo nilang trauma, nag-imbita kami ng psychologist para sila'y magabayan. Isa sa mga nasagip, ang 20 anyos lang na itago natin sa pangalang Burn. Gaya ng isang donor, 200,000 pesos din daw ang ipinangakong bayad sa kanya kapalit ng isa niyang kidney. Pero ang nakuha lang daw ni Bird, 2,000 pesos. Yung pera ko daw po, andun daw po kay Alan. Hindi sila tumupad dun sa usapan na bayaran? Hindi po. Bakit mo kinailangan magbenta ng kidney? Pagipitan lang po. Dun po dapat ako kukuha ng pang-tuition kung ngayong pasukan. Nabenta mo na ba yung kidney mo? Natapos ko na po yung delay sa kanya. Ah, so kailan lang? Pati yung sugat mo, so medyo fresh pa. Ang kinuha din left. Bakit kayo nagsasalita ngayon? Kasi gusto kong mabigyan ng ospisya po yung ginagawa po nila sa amin na panluloko. Pinaniwala po nila kaming legal po yun. And saka pinaniwala po pagkatapos po ng operasyon, ibibigay po nila yung bayad sa akin. Ang paunang bayad naman na 50,000 pesos na natanggap ni Steve, hindi rin niya tunay na pangalan, ipinambili raw niya ng cellphone. Ikaw pala yung kunukwento na para lang sa phone. Pero hindi naman yun yung pangunahin mong pakay, di ba? Pero kasi yun yung bigay sa'yo, pinambili mo ng phone. Nabayaran po ng utang. Napunta po ako dyan, gawa mo po ng kahirapan sa buhay. Natapanan po. Mahalo po kami namin ng kapatid. Nanigyan po ako ng pak. Mahabang taon, puputin na isipan bago po. Bago po pumasok sa yan. Kasi demanding po sa matinding depression. Kasi alam din po yung, yung laban niya, patapusin niya yung buhay ko or idudulitin na po. Si Pinky, hindi niya rin tunay na pangalan. Mag-aapat na buwan nang nagpapagaling ng kanyang sugat mula sa operasyon. Wala pa akong matingin sa ospital. Kinunta ko po kasi sila. Hirap na hirap po kasi ako nung maglakad po. Napilitan po ako kontakin po sila para lang po. Padalhan po din ako ng bantay. Kaso po, yung recipient ko po, binalak po ako. Magkano ba yung napag-usapan nyo? 250,000. Magkano napunta sa'yo doon? Ang napunta po sa akin is nasa, sa lower po 100,000. Okay. Balik po yung nakuha po nila, 116,000 po. So, bali mas malaki pa yung cut nitong mga agent ng ganitong klase ng kalakalan. Opo. Bakit mo kinailangan magbenta ng kidney mo? Ang dating po, kakapanganak lang po ng sister ko. Ako lang po kasi yung graduation po sa amin po. Si Fer naman, di rin niya tunay na pangalan, Oktubre pa raw nung inoperahan. Pero pinili niyang manatili sa apartment kasama ang kanyang anak. Ang kanya raw kasing kinakasama, nakapila rin para magbenta ng kidney. Bumalik po kami niya kasi gawa nga ng matinding pangangailangan. Alam po nila yung pera ko wala na, tapos alam po nila na marami pa rin kami ang problema. Kaso ako po, natatakot din po ko that time kasi alam naman natin na pag illegal, yung bugad matiting bugad. Deep inside po talaga, ayoko po talaga matuloy yung partner ko. Kasi po ang gusto po talaga tumakas na kami. Ilang buwan kayo nakakulong doon? Ako sa rin na. Ngunong 3 months. Ako po, 4 months po. 4 months po.
Gaya sa kaso ni Kat, binigyan rin daw sila ng script o imbentong kwento para makapasa sa mahigpit na screening, habang ang ibang test pinipeke yung ano ng mga ahente. Totoo lang po dun yung x-ray, urine, at saka yung cross-match po, at saka yung CT angio. Pero yung ibang laboratory po, pinipiki lang po. Mag-cash advance po sila dun sa mga recipient, pinapangalan po sa amin. Pero sila lang po yung gumagamit ng pera. Kasi ang na-disturb ako, pineke yung ibang test. Kasi may chance yun mag-reject sa recipient mo, di ba? Pero wala kang balita dun sa... Okay naman daw po. Na-feel nila, parang may kulang na sa kanila. Hindi lang sa katawan, kundi sa pagkatao. And yung tinatawag na half-person syndrome. Marami kang pagdadaan ng mga emotions, posibleng pagsisisi, depression, anxiety. Isang emotional support ay makahanap kayo ng makakausap para ma-share yung damdamin ninyo. Kinumpirma ng NKTI na empleyado nga nila si Alan, pero sa kanila raw internal investigation, pahasang itinanggi ni Alan mga aligasyon. Hindi rin daw nito kilala ang mga nahuling suspect. Pagka nagkahulihan daw po, ano daw po, huwag daw po silang ituro po. Ang ituro daw po, yung mismo mastermind daw po. Boss A lang po yung alam ko po. Sino sa pagkakaalam niyo yung Boss A? Yung nurse po sa NKTI. Pero parang nag-deny yata yung nurse. May mga evidence po na pwedeng mapatunayan na siya po talaga yung gaya po ng kumain po sa restaurant. Magsama po kami lahat noon. Sinubukan din naming hingan ng panig si Alan, pero hindi ito sumagot sa aming komunikasyon. Nito lang Miyerkules, sa isang media briefing, pinabulaanan din ng NKTI ang mga naunang report na si Alan ay head nurse. Empleyado raw ito na nakatalaga sa endoscopy department ng ospital. Wala raw itong kinalaman sa kidney transplant operation. Siya po ay nakatrabaho sa amin ng 23 years na. Wala naman po siyang record sa nursing services pagdating po sa trabaho. Kinausap namin siya and he denied it. We have a process naman po sa NKTI. They will investigate further po. Possible na meron pa siya talagang higher up na kasama dito sa case. Mahirap sagutin yan, ano? Si Sir Alan po, isa siya yung pinaka-financer. Siya po yung ano, pumasagot sa mga bahay. Siya rin po yung kumukuhan ng pera na ipapasahod dun sa mga suspect po. So in siya dito sa trade na ito. Hindi niya maitatanggi na wala siya, hindi siya kasangkot. Ganun ba yon? Opo. Ang kaso, pinaiimbestigahan na rin sa kamara matapos maghain ng resolusyon at mag-file nito lang Biyernes ng House Bill 1803 na mag-iimplementa ng mas mahigpit pa na pagbabawal sa illegal na bentahan ng human organs. Samantala, habang gumugulong pa ang imbestigasyon, higit na inaalala ngayon ng mga biktima ang kaligtasan nila, pati na ng kanilang mga pamilya. Sina Kat at ang iba pang biktima kasi nakatanggap na raw ng mga pagbabanta sa kanilang mga buhay. Baka mamaya, yung pamilya naman po namin yung baligan, iba black bag daw po kasi pag nagsumbo po. Black bag, ibig sabihin yung cadaver bag. Papatayin daw po. He is trying to instill fear dito sa ating mga biktima para hindi na sila magsalita pa. Siguro he is hoping na i-recant yung kanilang mga salaysay. Mga victims namin na na-identify na nakakatanggap sila ng mga threats, ipoprocess natin yung kanilang eventual pagpasok sa witness protection program. Padadalan po siya ng summon, pagbibigyan siya sagutin ang mga demanda ng NBI laban sa kanya. We are confident dahil po matibay ang ebidensya natin na masasampahan siya at lalabas po ang warrant niya. Meron tayong sinusunod na due process. Kailangan nating hintayin yung warrant of arrest ng ating subject in order for us na siya ay mahuli at mapanagot sa batas. We want to tell our patients na huwag po sila magpa-connect sa mga possible donor na hindi nila kakilala. Bawal po yon. Igalang ninyo yung inyong mga katawan, yung organs ninyo. Huwag po kayo magbenta. Kung tutuusin, walang masama sa organ donation. Dakila ito na handa kang magbigay na bukas sa iyong loob ng parte ng iyong katawan para madugtungan ang buhay ng iyong kapwa. NBI kami.
pero may mga batas at regulasyon na dapat sundin dahil ang pagbebenta ng human organs katulad ng kidney o bato, illegal. Hindi ito industriya o kalakal na sinasamantala ang kagipitan o kahirapan ng donor para sa nangangailangan. Ang problema ang kumakapit sa patalim sa mga kaso ng bentahan ng kidneys o kidneys for sale na talama noon pang dekada 90. At hanggang ngayon, ang kumakapit sa patalim, ika nga, nasusugatan, napapahamak. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.